Shout out to OPM Hip Hop, Hip Hop Heads TV. Suportahan nyo yan. Yo, what's up? Welcome sa another episode ng Where Is He Now? Meron ng 7 episodes ang segment na to, kaya kung hindi nyo pa napapanood yung iba, check nyo lang ang complete playlist sa description. For this episode, we'll be featuring Sparo. Hindi maaari ang mga pabara-bara mo na parang batang bata. Pagkatapos tatawag din mo ang sarili mo na makata. Gamit ang talatang inakala mo sa akin na talababahibang kayata. Kahit na umasta ka na para kaso binagtas sa hindi ka na makakanagpas ng wala. Katagpas sa din at matapos ang laban na tuyakin ka. Ako ang magsisilbing bugaw at ikaw ang puta. Tumuto ka, na maigi sa pagkat sa mga oras na to. Ay upawasakin ka pagkat napas sa akin na pinakamalakas sa aras ka. Isa pa na nakaparis, di ka na para makatakas. Bubutas sila ka na asdain ako. Papamalas na makabago tulog sa Pinas. Ano, maplata na. Isa si Sparo sa pinakamagaling na twistero ng 187 Mobstas at nag-translate naman agad ito unang tapak niya pa lang sa flip top. Notable na agad ang bilis at swabbing flow niya. Masasabing siya ang sort of pioneer ng quote-unquote flow dahil bukod sa kanyang bilis at lyrical na skema ay nasasabayan niya ito ng magandang rhythm. Kaya sobrang smooth lang pakinggan ang flow niya. Hindi siya pinalad sa kanyang debut battle at ganun din sa kanyang sumunod na battle laban kay Tyke. Sumunod na taon, isa siya sa naka-line up sa unang Isa Buhay tournament. Kaya lang, nabigo siya sa first round laban kay Spade. At yun na nga ang huling beses natin siyang napanood bumattle sa liga. Wala pang isang taon ang naging career niya sa flip top. Pero bakit nga ba? Sabi niya na pagkatapos ng huling battle niya ay hindi na siya nakabuelo. Yung taon kasing yun ay nagsabay ang Isa Buhay at Dos Por Dos tournament kaya nahirapan siyang maka-line up sa dami ng tournament battles. Andun din yung doubt sa kanya na baka hindi yata para sa kanya ang battle rap kasi nung panahon na yun ay comedy pa ang patok at ang problema niya ay hindi naman siya komedyante. Ngayon ay nagpo-focus siya sa pagiging producer. Nawala man siya sa flip top ay hindi pa rin naman natigil ang kanyang movement. Sa katunayan nga ay nakapaglabas sila ng grupo niyang Partners in Rhymes ng album under MCA Universal at nagkaroon pa sila ng Japan tour at ibang-ibang show sa iba't ibang lugar. Na-feature pa nga sila sa Wish 107.5. Bakit pa ako titingin sa malayo? Kung nasa tabi ko na ang pinakamagandang tanawin sa mundo, di na kailangan pang dumayo, uuwi lang ako sa bahay, masaya na ako. He's also currently working sa Hiroki album niya. Actually, naglabas na siya ng ilang tracks. You can check that out sa kanyang official YouTube account. Nasa description yan. At recently lang ay naglabas din ng music video ang 187 Mobstas entitled Steel na isa nga si Sparo sa nagmix at gumawa ng instrumental. Pero merong refleksyon sa rap, walang aparisyon. Sinubukang abuti na sa tingin ko'y malas na ambisyon. Quadruple time kahit darawa, yaman ang sirama, sirama, paparisyon. Yun nga, naging active ang galawan niya sa music side pero hindi din naman nawala sa isip ni Sparo na bumalik sa flip top. Noong nakaraang Ahon 8 nga ay kinall out pa siya ni Damsa. Pero ngayon kasi ay full-time tatay na si Sparo at busy rin sa music career niya. Ang gusto niya kasi kung bumalik man siya ay mas mainam yung mapaghandaan niya talaga ng husto ang laban. Sana nga ay bumattle ulit siya kasi tingin ko mas fit talaga ang style niya sa era ngayon ng flip top. That's it for Where Is He Now Episode 8. Kung nagustuhan nyo yung gantong content, subscribe lang kayo para wala kayong mamiss na upload. At shoutout nga pala kay John Ravine sa Gerald Lazaro Vlogs, kay Mark Anthony Makuha, Nikki Zacate, Marvin Salvar, Luigi Panaon Mangulabnan, Christian Benico, Rentau Elbat, Kim Paulo Mendoza, at kay Miguel Madulid. Hanggang dyan na lamang guys, next time ulit. Peace!